Ayan guys, good morning, good morning. Magandang hapon dyan sa Pilipinas. Nagbabalik ang yung Lola. Bagong gising lang guys, katatapos lang nagkape. At ito, handang makipagyaw-yawan sa inyo ngayong umagang ito. So ayan guys, good morning, good morning. Nagising ang yung Lola. Ayan guys, shout out sa unang nanonood guys, good morning sa iyo. Magandang hapon sa iyo dear kung saan man ka man ngayon. Habang tayo nag-aantay ng oras. Hello everyone, Yukinho channel, shout out sa iyo. Thank you very much for coming. Shout out to Yukinho channel. Ayan, let's give him a pin. Let's pin her. Vicky Lelis, thumbs up. Thank you very much, dear. Thank you sa pagpunta. Bakit nawalang, dating may jacket ka na? Ayan. Magbaba ka lang ng bahay, dear. Vicky Lelis, magbaba ka ng bahay. Magandang hapon dyan. I think nasa Hong Kong ka, isn't? Magandang hapon dyan. Umagang-umaga dito, 6:12 ng umaga. Maagas na aga lang nagising ang yung lola dahil malamig. Diba? But anyway, nakapagkape na. So, medyo mainit na ng katawan at naka-open na ang heater, guys. Ayan, guys. Thank you very much sa 2 million in the house. Good morning, Vicky Lelis. May jacket ka na. Kumustang araw dyan? Ayan, nagbabab din ng bahay si Vicky Lelis. Vicky Lelis guys, puntahan nga natin ang kanyang bahay. Tamsak, thank you very much dear sa mga patamsak mo. Di ba nasa Hong Kong ka dear? Telma TV Life, thumbs up host, mega love shout out. Thank you very much, dear. You can, yan, magbaba ka lang ng bahay, dear. Mega, mega loud shout out. Ayan, kay B, magkakilala yata kayo. Puntahan natin si... Ayan, magkakilala pala kayo, dear. But anyway, no. Kumusta si Thermal TV Life, guys? Magandang umaga dyan or magandang hapon. Dito ay umagang-umaga. Oh, ayan. May wild boar ka pala. Dear, saan ba ito? Mayroon pa bang nahuhuling wild boar? Wild na baboy? Masarap yan, dear. Maulan sa HK Hose. Kahit dito, dear, sabi nila, isang linggong uulan, pero, maulan ka ngayon, umaga, wala pang ulan. Ewan ko kung kailan. Pero kahapon, maulan siya. Kaya ang ginawa ko, yung mga damit kong nilabahan ko kahapon, sinampay ko sa mga heater. So yun, mamaya magplancha ako ng mga damit ko dahil tuyo na sila. Yes, host, masarap. Saan ba yan? Sa Pilipinas ba o sa Hong Kong ang wild boar na yan? Yan ay biological na pagkain.
Oo, mas masarap ang mga ganyan, biological nga. Pero hindi natin maiiwasan kumain ng mga, ano bang tawag nila doon, mga synthetic ba? Na pagkain, may mga synthetic na pagkain dahil sa mga artificial na pinapakain nila, lalong-lalo na pag nasa city tayo, ayan, hindi natin maiwasan di kumain ng mga meron palang ganyan. Oo, meron. Sa bagay, kahit saan, lalong-lalo na sa mga ano, tawag doon, rural areas. Ay, sa Bicol pala. Alam nyo guys, dito mahalang mga ganyan, biological. Alam nyo na, ang mga European, mahilig sila sa mga, ano, biological food. So, mahal. Doble ang bayad pag binenta ito. Kumusta sa Hong Kong, mga sisi? Kumusta ang Hong Kong? Sana makarating din ako dyan one day. Ang nanay ko nakapasyal na dyan, pero ako hindi pa. Pasensya kayo guys kapag naglalive ako ganito lang, hindi yung nagpapaganda, wala akong studio ah. Ganito lang ako pag naglalive. Hindi yung may mga kurti-kurtina, may mga papailaw-ilaw, mga ganyan. Mabuti naman kung ganyan. Kumusta naman ang ating mga trabaho dyan sa SK? Mga employer ninyo, wala bang mga termination dyan? Dito, ano, ganon din open na kami dito. Kaso lang, yung pangatlong turok, okay na. Tapos, hindi ka pwedeng makapasok sa mga department store dahil bihira lang ang department store namin dito guys, or mga shopping center, bihira lang. Bilang sa kamay. Yung malilit lang at natindahan, ganon ang style dito. Hindi katulad sa Asia na may mga ano, mall. Bihira dito, bilang lang sa kamay ang mall dito. Diba dati may mga termination ngayon dyan? Dati. Dati noon, noong 1989, mayroon. Dahil ang kapatid ko nakapunta dyan ng mga isang taon. Tapos, terminated siya. Tapos, nagpunta na dito sa Europe. Ako naman, galing ako sa South Korea. Dumiretso ako dito. Sandali lang guys, dahil dry ang aking bibig. Hinahanap ko yung lipstick ko guys, kaso lang ano, wala doon. Hindi ko alam kung nasaan, nasa banyo siguro. Di maganda para may puntahan ng mga Pinoy para magtrabaho, dahil lang trabaho sa Pilipinas, mahirap ng maghanap ng trabaho, underpaid pa tayo.
dahil ang sahod natin sa Pilipinas hindi tugma sa daily expenses natin. Dapat yun ang mabago sa atin. Kaya takot din mga amo mag-terminate helper nila. Ah, okay. Di mabuti kung ganun. Dahil tinatamada kong pumunta ng banyo, guys. Lagyan ko lang ng vaseline ng aking bibig dahil natutuyo. O kaya naiwan ko dun sa loob ng sasakyan ko, guys, yung lipstick. Lip shiner. Ayan, guys. Palitan natin yung nakapin. Ayun. Palit natin si Vicky Lelis, guys. Kaso lang, magkakilala naman kayo paano kayo magdikitan, diba? Wala pa naman yung mga Aling Marites, guys, na iba. Mga kakilala natin. Ayan na. Ayan. Bakit hindi nyo subukan, guys, mag-transfer sa sa Canada, mga madaling lumipat dyan sa SK, diba? Papuntang Canada. Wala pa yung mga taga-supporter natin, guys. Siguro tulog pa sila or nagpapatulog ng kanilang mga anak. Ano tawag doon? Mga Aling Marites, wala pa sila. Thank you sa patamsak ninyo, guys. Lagay ko na dito. Ayan, guys, thank you very much sa 3 million in the house. Marilyn Daraway, paki, nandyan na yung support natin, guys. Oo nga pala, guys, ang final na palaro natin ulit sa December 26 tayo. So December 26 ang palaro natin, guys. Dahil sa Sunday, meron tayong pupuntahan. So to be sure, guys, December 26. Ganong oras pa rin, guys, ang palaro natin. Marlene Daraway, pakipuntahan, pakidikitan yung nakapin. Thank you. Dahil kapatid ng ito, i-sponsoran kong papunta ng Boracay. After that, guys, pipili ako ng masungid at alam niyo, pag namimili ako ng guys, i-sponsoran ko, wala akong criteria, basta mamimili ko lang, okay siyang mag-entertain, okay siyang bibigyan ko ng yan. After Ding Lelis, pipili ulit ako. So, ewan ko kung nagbibiro si Ding Lelis na hindi pa nakasakay ng guys, so, ng eroplano. So I said, sige, call.
Buti hindi niya sinabi papuntang Hong Kong. May kapatid pala ng Hong Kong sa Hong Kong. Magkano ba ang fare sa Pilipinas to Hong Kong? Ang nanay ko is Beke naman. Kailangan pagtrabahuan natin guys yung mga ganong pagkakataon. Bakit hindi Marlin? Tingnan natin. Do your best. Baka ikaw din ang susunod. Diba? Ganun talaga. Hindi ako nagsasabi kung ano yung criteria dyan sa ko. Kung paano ako mamili ng e-sponsoron ko. Basta, pag naging okay ang aking nahingkan nyo ako sa pinaggagawa mo, why not? But, noong mayroon akong in-sponsoran na from Mindanao. Anong sinasabi mo, Telma TV Live, para mag-apply? Ayan, buhay pa. Nagising pala si Ding Lea Listo. So, thank you very much, dear. Maaga lang akong nagising, kaya ito. Nakipagyawiyawan sa kapatid mo ito. I'm very sure kapatid mo ito. Si Vicky Lelis. Telma TV Life, mega loud shoutout daw. Galing kay Ding Lelis. Ayan, Ding Lelis, mega loud shoutout. Sabi ni Vicky Lelis, magkapatid ba kayo? Ay, tita niya. Ito ba yung sinasabi mo, Ding Lelis, na kasama mo papunta ng Boracay? Sa February. Okay. Okay lang yan. Kahit hindi tayo makarating ng Canada. Pamangkin ko si Ding Tita. Yan, si B. Okay. Siya bang yung sinasabi mong magkakasama mo papunta ng Boracay, Ding Lelis? Eh, yan. Tawagan mo, dira, ang kumpanya ng internet provider dyan sa Cagayan Valley para baguhin naman nila yung ating serbisyo. Sunugin ang satellite nila, ang kanilang tower, pag ganyan ang kanilang serbisyo. Ang taas-taas ng bayad ninyo diyan, tapos ganyan lang ang serbisyo nila. Sunugin niyo na. Joke lang guys. Opo, host, naka-reserve na sila. Don't worry, darating yan, sadali lang ang ABTV 24 Tamsak. Ayan guys, may bagong tayong dating. Magbaba ka ng bahay. ABTV 24. Baba mo ng bahay din. Manoy Ding, mega loud shout out. Sabi ni ABTV 24. Host, mega mega loud shout out. Thank you very much, dear. AB24. ABI24 pala guys. Tignan ninyo ang mga matatanda. Malayo ang mata. True host. Oo, yan ang problema sa Pilipinas. Ang taas ng singil nila sa internet. Ganyan pang servisyo nila. Ayan guys, nagbabase yan, no? ABI TV 24. Palitan natin guys, pero I think
mga friends naman kayo. But anyway, bigyan natin ng pagkakataon, guys. Ayan. Mega mega loud shout out everyone. Shout out everyone. Thumbs up te. Gayan guys. Good morning. Magandang hapon kayo. Emily Mix Vlog. Ay, Emily. Natapos ko na rin yung ano, problema natin kahapon. Thank you very much sa laging pag-aalala mo sa akin. Natapos ko na. May approval na si Lolo. Na-approve na. Tita Vicky. Pabio naman po ng mga kapatid. Ah, okay. Puntahan natin si AB. Ano guys? Ate Yoli Vlog, mega loud shout out sa mega loud shout out host, thank you dear. Diyan kita ng bahay. Sino ba 'yon? AB24. Ayan, si my pleasure with Ate Yoli. Ate Lawyer. Ayan, may bagong dating guys. Magbaba ka ng bahay, Ate Yoli. Ayan guys, kasak sa kadadaldal. Nagdradry ang lalamunan ko dahil sa lamig. Bigi lang muna ako sluto na. Okay, walang ano man dear. Thank you very much. Thank you. Sabi ni ano guys, Telma TV Life. Huwag ka masunog ang pagkain guys. Priority ang trabaho ninyo dyan. Tita Biki, hello po. Natanggap pa po ako ng regalo. Ah? May ano, sorry di ako makapon sa TLS mo host, busy lang sa work. Okay dear, thank you very much sa pag-drop by. Walang problema, ganyan talaga ang trabaho natin. Unahin ang trabaho bago daldalan sa live, di ba? Patamsak po kay host mga kapatid. Oh dear, puntahan ko. Magbaba lang kayo ng mga bahay ninyo, guys. Ate Yoli Vlog, magbaba ka ng bahay. Ayan, guys. Thank you very much, sa ano ba tawag doon? 8 million in the house. Six 35 ng umaga, guys. Wala pang init oh. Tingnan mo yung dilim pa guys. Sa labas. Yan ang labas. Ganyan ang labas mga kapatid. Mas tanang pakiramdam mo. Okay na dear. Kaso lang ano. Dahil sa kadadaldal ulit. Nagdradry ang lalamunan dahil sa lamig. Kailangan lagyan ng balabal sa leeg. Balabal sa leeg.
Natapos ko na diri yung ginagawa natin kahapon. Thank you sa pag-alalay mo. Natapos din. Approved na. Nandyan, kung ano, nandyan pa rin sa ano, nandyan lang sa mga vlog ko ang mga cloudier, nandyan lang mga ano, mapupulot din sa mga vlog ko ang katanungan. At saka may mga ano, pahulaan fortune tayo. Ganun lang ang palaro natin. Congratulations, dear. Yes, thank you sa tulong mo, dear. Sa tulong mo, Miss Emily Mix Vlog. Ayan. Nagbaba din ng bahay si Ate Yoli, guys. So, kung tapos na kayo, tapos ka. Kung tapos na kay ano, AB24. So, bigyan din natin ng pagkakataon si Ate Yoli. Ayan. Kung sinong nagbaba ng bahay, guys, ayan, kailangan natin ipin. At yung mga hindi pa niya kadikitan, pwedeng padikit naman, guys, kay Ate Yoli. Puntan pang bahay ni Ate Yoli, guys. Para ma-view naman ang kanyang bahay. Ayan. Hey guys, pasensya kayo ah. Kung sisi ang tinatawag ko kasi may may ano na asar parang ano parang na-open siya sa word na sisi pero hindi na niya alam na yun ay isang friends na tawag sa sister mga ganyan. Kapatid mga ganyan ang tawag sa sisi. Balato manoy. Lawrence Porol, Tamsak, thank you very much. Magbaba ka ng bahay, Harang, Dandikit, Kalembang, sa Nakapin. Ayan. Ayan, pinapanood ko ang kanyang bahay, dear. Ay, pumasok ako sa kanyang bahay. Lawrence Porol, magbaba ka ng bahay para makipagdikitan ka dyan. Balato, Manoy. Kanino ka humihingi ng balato? Balato. ABI 20, TB25, or... Ayan, Ate Yoli, AB TB24, dan dikit daw. Ganon din kay Emily Mix Vlog, guys. Tamsak, host. Thank you very much. Lawrence Prol, magbaba ka ng bahay. Ray Gala, Tamsak from the hill. Ah, thank you very much, Ray Gala. Magbaba ka ng bahay. Sholan Palomar, shout out sa iyo, magbaba ka rin. May bahay na, guys. Ayan. Mga bagong dating, guys. Ano, magbaba ka lang kayo ng bahay. Ayan, nagbaba rin si Lawrence Porol, guys, ng bahay. Mga bagong dating, guys, baba lang kayo ng bahay at makipagdikitan kayo dyan sa mga hindi nyo pa nakadikitan. Nasa Amerika ka pala, Ate Yoli. Ayan. Ang ganda sa Amerika. Marami akong kamag-anak dyan sa Amerika, pero madadamot sila, guys, in mother side. Ayan, Ate Yoli. Ano, guys, tapos na ba kayo kay Ate Yoli? Mga bagong dating dyan, guys, punta ng bahay na Ate Yoli.
Ayan, may grand live stream daw. Miss Brenda Swanson, December 25, 7 a.m. Philippine time. Ayan guys, pwede nyong paki... Mga gustong maki... Pag ano dito, pwede. Ayan guys, ipin natin yung isa, si Lawrence Prol. Para naman bigayan tayo. Ayan. Ayan pala, thank you very much sa Mr. Healer. Kumustang paghahanda sa Christmas? Dito nasa work ako pag Christmas dear. December 26 may invitation ako but hindi ko pa sure kung mapupuntahan ko sila dahil may palaro tayo sa araw na 'yan. Ayan guys, Merry Merry Christmas in advance sa inyo. Sana enjoy ninyo ang Christmas celebration. Pero dito sa Europe, mostly nasa work kami. Dahil dito, especially here in Greece, hindi gaanong grand celebration ang December 25. Mas ano pa nila, mas prepare pa nila yung Holy Week. Yung Holy Week nila pag nag-celebrate sila parang ano, parang New Year sa Pilipinas, guys. Premier po, salamat. Ayan. Xiolan Palomar. Xiolan Palomar. Ayan. Ayan, guys. Pakipuntahan ang bahay. Yung nakapin. Ding Lelis Galerias ABA. ABTV 24. Dan po, sabi ni Regala. Ayan guys, pakipuntan yung nakapin. Lonely Lawrence Porol. Dan Dikit. Ayan guys, sabi ni Ate Yoli, dan na daw kay Lawrence Porol sa nakapin. Thank you Ate Yoli sa pagpunta mo sa kanyang bahay. Sino pa guys ang ano nandyan? Ate Yoli na nakakaya sa mga bahay nyo kahit maliit lang. Kupa, yakap naman po dan kay Lawrence. Ah, oo, maliliit pang mga bahay dito, dear. Hindi pa kami nagkakount ng hundreds of ano, nasa 1,000 pa lang. Early 1,000. Ibig sabihin, nasa 1K, mga ganun lang ang bahay ko. Bahay dito, guys. Si Ding Lely siguro ang may pinakamalaki ng bahay dito. Ayan. Sino yung nasunod na nagbaba? Si Ray Regala ba, guys? Lawrence Porol. Ray Regala. Ito guys, bigyan natin, kung tapos na kayo kay ano guys, bigyan din natin ng pagkakataon ito si Ray Gala. Ang ganda naman ang pangalan, kahit hindi gumagala, laging gala. Diba? Kaya pala guys, galit na galit ang teacher pag nagtuturo siya dahil sa isang oras na pagdadaldal sa klase, natutuyan pala sila ng ano, lalamunan. Kaya galit ang mga teacher pag maingay tayo sa ano, school. Dahil sa 30 minutes na pag ngangaw-ngaw ko pa lang dito, tuyo na ang aking lalamunan. Ayan guys, thank you very much sa 3 million in the house. Again, kumusta ang mga paghahanda sa celebration ninyo guys? Ako, hindi ako nagse-celebrate ng Christmas. Christmas is everyday para sa akin, anytime, anywhere. Katulad last Sunday, may tumawag sa akin, nag-i-invite for Christmas, pero sabi ko, hindi ko may pasigurado dahil alam nyo na 25 na sa work tayo.
26 is Sunday, that mayroon akong gagawin, magpalaro ako, and then 20, trabaho ulit hanggang New Year. New Year, may trabaho pa rin ako, guys. Kaya hindi ko alam kung mag-Noche Buena. Ang Noche Buena ko sa trabaho, hindi ko lang alam. Last year, ang Noche Buena ko sa trabaho, guys, is hulaan ninyo. Isang pahula yan, guys. Ano ang naging Noche Buena ko last year, diba? Kung sino ang mga pupunta sa magjo-join sa palaro sa ano, guys, nandiyan. Kasali yan sa aking pahulaan sa inyo. Lalalala. Tama ka, dear. Christmas is 24/7. Oo, anywhere, anytime, anywhere ang Christmas. Dahil ako pag meron nakita, matagal akong hindi nakita ang friend, niyaya ko ako. Ako ang unang magyaya na let's go and have a lunch or coffee, mga ganyan. Kung papayagan, okay lang. Kung hindi, okay lang. Sorry, guys. Nagbaburp ako dahil sa lamig. Ah, Kilwa Danza kay Regala. Ayan. Mega loud shout out, guys, kay Kilwa. Dumating din. I think winner natin ito, guys. So, naging winner na rin ito, guys, sa ating mga palaro. Hindi ko lang matandaan kung nakailang beses na winner na ito. Ayan, Kilwa, mayroon tayong palaro sa ano, December 26. At ang clue na dito, siguro napakinggan mo, ano ang Noche Buena ko last year, diba? Nandun lang sa mga vlog po, guys. Ayan, Regala. Ayan, guys, pakipuntahan ang bahay ni Regala. Yung nakapin, Kilwa Dan, sabi ni Regala, guys. Regala Dan, dikit, sabi ni Ate Yoli. Vlog. Drink more water. Oh dear. Katatapos ko lang nagkape, pero mamaya, inom din ako pag uminom tayo ng morning med. Kilwa Dan, kaman. Regala, Ate Yoli Dan, po. Oh. Ayan, nagsukli din sila, guys. Ayan, Emily Mix Vlog. Dan po, sabi ni Regala. Thank you sa pagpunta ninyo, guys. Ayan, shout out kay, ano, Alibusuneri, malapit ka na magkaroon ng ano, dear. Yung inaantay mo, malapit na. Don't worry. Ayan, guys. Sa ano, guys, December 26, mayroon tayong palaro. Ayan. Dumating din si Mr. Ali Bosod, guys. Paano lang ito, guys? Paano tawag dito? Pasulpot-sulpot lang dahil nag-aaral ito at magaling siya, guys. Hindi ka magsisising tumulong sa kanya dahil almost uno lahat ang kanyang grade, diba? Yun ang mga dapat tulungan, guys. Kahit naghihirap siya, namimaintain niya pa rin ang kanyang mga grades. Pasok na ako, work. Sige, dearest. Ate Yori, ingat sa trabaho, sa pagpasok sa trabaho.
Ganon din sa trabaho. Aliboso dan po, sabi ni Ray Gala. Matalinong bata yan, guys. Kaya bigyan din natin siya ng ayuda. Kasi nakita ko ang kanyang grades, talagang may potential ito, guys, na maganda ang magiging kinabukasan niya kung tuloy-tuloy lang ang kanyang tuloy-tuloy niya lang. Kasi kahit ingat po lahat. Ayan, Merry Christmas to all daw, sabi ni Ate Yoli. Alam nyo guys, kahit magaling ka sa una, dahil maraming akong naging classmate ganyan, matatalinot sila pero hindi sila nakarating sa final point dahil kulang sa disiplina sa sarili, di ba? Maraming ganyan. Yung iba, kinulang sila, mga may award-award pa nung mga graduation yan, pero hindi sila nakarating sa final point dahil yun, siguro kulang ng financial, pero kayang-kaya, may mga paraan naman kung talagang gusto mong mag-aral kung ikaw isang magaling na estudyante. Yun nga lang, kulang ng gabay. Kaya ngayon, wala na silang ngipin mga ganyan. Pero ganun talagang buhay, guys. Ayan, Ray Gala, Merry Christmas din po, sabi kay Ate Yoli. Ayan, checks out. Hello, host. Hi, welcome to my, guys, live. Magbaba ka ng bahay. Hanan Kitchen Vlog, hello po, gandang araw po, magandang araw din dyan, dear. Hanan Kitchen Vlog, magba kayo ng bahay at makipagdikitan sa mga kapatid natin na naghahanap din ng kadikitan. Same tayo, dear, may pinag-aralan akong pamangkin, sabi niya, candidate daw siya for cum laude. Ayan, maraming ganyan, dear. Marami akong na-encounter yung mga valedictorian namin noon. Wala naman nangyari. Kaya nasa tao yan minsan at gabay ng mga magulang. Dikit na rin ako sa iyo, host. Thank you very much, Hanan Kitchen Vlog, sa pagdikit mo. Magbabakan na rin ng bahay. Kaya sabi ko, huwag mong husgahan ang isang estudyante na magaling siya for the first time dahil may pagkakataon yan na mapaliko siya ng landas. The Basilion C, Dikit Kalemba, ngayon magbaba lang kayo ng bahay, guys. Baba lang kayo ng bahay, mga harang. The Basila, yung nabo Jopor, the best. Ayan guys, biglang nagdatingan ng tao at ngayon hindi ko na mabasa lahat. Hindi ko na kay Miss Aisel Harang. Thank you, dear. Nandyan si Miss Aisel, magpagdikit. Baba lang kayo ng bahay, guys. Tono ni Juan. Ayan. Magbaba lang kayo ng bahay, guys. Tono ni Juan, binigyan na kita ng jacket. Miss Aisel, baba ka rin ng bahay at makipagdikitan dyan. Ayan guys, tapos na kayo kay Ray Gala. So palitan natin kung sino yung sumunod. Ngayon hindi ko na hindi ko na masundan kung sino yung mga dumating kanina, guys. I-review natin. So kung sino yung may muta pa yata sa akin. Ayan guys, si Hanan Kitchen. Ipin natin. Ayan. Alam nyo nga pala guys, kahapon, nung isang araw, nakabunggo ako ng sasakyan.
Nabunggo ko ang likuran ng sinusundan kong sasakyan, guys, dahil biglang nagahuminto sa gitna ng kalsada. God knows that po. Ayan, tono ni Juan. Tono ni Juan. Ayan, guys, magdikitan lang kayo. Pasensya na kayo kung hindi ko kayo mabasa lahat dahil mahina ang aking matcha. God knows. Miss Isel, thank you. Ayan. Tono ni Juan. Pero hanggang kahapon, guys, nag-aantay ako ng tawag kung may problema dun sa sasakyan na nabunggu ko. But the Basil, galing kay Healing Ayan, the Basil. Thank you very much sa pag-share, Mr. Healer. Galing, alam ko galing lahat kay Mr. Healer ito. So thank you very much sa inyong lahat. Lalong-lalo na kay Mr. Healing Mix TV, guys. Ang pinakagwapo sa Mindanao. Ayan. Ano ang ginagawa mo ngayon, Mr. Healer? Handa na ba ang Christmas dyan? Regala, out na po. Ayan. Magtikit-tikitan lang kayo dyan, guys. Thank you sa mga patamsak ninyo. (clears throat) 6:57 na ng umaga, guys. Medyo lumiwanag na ang ano. Ray Gala, nagbaba ulit ng bahay, guys. Natawa. Oo naman. Diba? Kung ako ang nagsabi na guwapo ang isang tao, guys, guwapo yan. Ayan. Nandito ako sa bahay mo, Mr. Ray Gala. Ikaw ba itong sumasayaw, dear? Nag-ano sa mall? Sir Healing Mix TV, mega loud shout out, sabi ni Hanan Kitchen Vlog, guys. Thank you. Thank you, host. Friend ko po yung taga-video lang ako. Ah, okay. Saan ba ito, dear? Parang sa abroad dito. Shioman Palomar, my dear, thanks. Sabi ni ano, guys. Tono ni Juan, nagbaba ng bahay, guys. Sino pang mga ano dito? Nagbaba sila ng bahay ngayon, guys. Hindi ko na masundan. Regala, dito na. Ayan, ipin natin ito, guys. Galing kay Mr. Healer. Ayan, thank you very much, guys, sa mga 10 million in the house at mga patamsak ninyo. Ayan, mga hindi pa kadikitan ni Da Basila Yonsi. Pakipuntan, guys. Hanandan po. Ayan, nandyan si Miss Aisel, guys. Ayan, guys, huwag kayong magano. Sa December 26, mayroon tayong palaro na kahit ikan lamang. Ganon din pa rin, guys, ang ano price natin, 500 bawat tanong tamang sagot. Pwede kayong manalo ng multi-fall. Paulit-ulit, pwede. Walang limit, guys. Ayan, Healing Mix TV. You're always welcome. Ayan, sabi niya, no, guys. Sandali lang, Lance mo. Sige, kain ka lang. Mr. Healer. Ayan, guys, iwanan. Meron akong gagawin. Alas 7 na pala, guys.
Sandali lang, mawawala ako sa himpapawid ng ilang minuto guys dahil nagbibib na yung sasakyan. Kailangan akong alisin dahil yung may-ari ng parking guys lalabas na dahil ganun ang ginagawa ko guys. Hinaharang ko yung sasakyan sa isang parkingan dahil wala tayong mahanap na parkingan. So, ayan. Pag nagbip-bip ulit sa nang pangalawa guys, iwan muna kayo at babalikan kayo. Lilipat ko lang yung ano sasakyan guys. Dahil lalabas na yung may-ari. Ang aga niyang pumasok, alas 7 pa lang guys. Tapos ako naman ang magpa-parking sa ano guys, sa kanyang inalisan. Tapos pag dumating ba, ilalabas ko na naman yung aking sasakyan at siya na ang magpa-parking, tapos hahanap na ako ng parkingan sa kalsada. Ganun lang guys, kasi yung magbayad ako ng parkingan dito, mahal. Ayan, tono ni Juan, bago kayo alisan guys. Umaalis ako ng sandali pag nag-bip-bip ulit yung ano, sasakyan. Ipin ko si tono ni Juan guys. Ayan. Sana makakuha ako kaagad ng parkingan, guys. Ayan. Puntahan natin, guys, si ano, yung nakapin. But I'm sure magkakakilala din lang kayo, guys. So, yan. May liwanag na, guys. Sana hindi nauulan ngayon. Naantay ko lang, guys, na mag-beep-beep ulit. Bago ako alis na. At hindi ko lang alam, baka 30 minutes mawawala ako kung hindi ako makahanap ng parkingan kaagad guys. So iwanan lang ko kayo na na ganito. Kasi guys, kung magbabayad ako ng parkingan, dagdag expenses lang yan. Tono ni Juan Dan po, ayan, may mga hindi pala kadikita ni Tono ni Juan. Miss Aizel, puntahan mo yung mga bagong dating dahil baka hindi mo pa sila nakadikitan. Dala ni, ano yan, dear, Mr. Healer. Ang pinakagwapo sa Mindanao. Na nakita ko ah. nakita ko lang. Baka. Ayan guys. Tono ni Juan. Puntahan ko ang bahay mo, tono ni Juan. Dahil parang bago ka sa akin. Oo nga yan guys, nandito ako sa bahay mo. Pinapanood kita. Nagkakantahan Mr. Tono ni Juan. Kaya pala Tono ni Juan, ibig sabihin ang tono tungkol sa tune o music, diba? Tono. Ba't ka natatawa Mr. Healer? Siyempre ikaw lang naman ang nakita kong taga ano, taga Mindanao, di ikaw ang pinakagwapo sa mata. Di ikaw ang pinakagwapo. Wala pa naman akong nakita. O kaya nakausap na iba na kundi ikaw lang. Di ikaw ang pinakagwapo sa Mindanao. Di ba? Tumpak idol. Tono. That means the tune. Sa music. Magaling ka palang kumanta, Mr. Tono ni Juan. Sana all guwapo. Oo naman. Guwapo si Mr. Healer. Ano? Ano bang tawag doon? Balangkinitan ba yun? Makinis siya. Parang nakita ko na.
Makinis yan. Checks out. Ayan, nagbaba ng bahay. Ayan, makipaglablaban ka na dyan, dear. Dahil... Oo, guwapo si Mr. Jeremy Tournament. Hi everyone, magbaba ka ng bahay, Jeremy. Every tournament. Ayan guys, nag-beep-beep na yung sasakyan. So I need to go para i-parking ko ng sa iba. Jeremy Tournament Cats, magbaba ka ng bahay, dear. At babalikan kayo after, right? Hindi ko lang alam guys, basta babalik ako. Depende sa pagparkingan ko. Nakapantulog pa ako guys, pero maglalagay na lang ako ng ano. Wala naman makakakita sa akin. So loob naman ako ng sasakyan. Di kung makita nala yung transparent na ano, di hayaan mo na, diba? Ayan guys, alis muna tayo. Tunghayan nyo lang dyan kung meron kayong makikitang ibon.
Pasensya kayo guys dahil mahirap humanap ng parking nagka-traffic tuloy. So, thanks so much sa pag-wait po. I'm really sorry, host. I'm busy. Thank you. Ganyan ang buhay dito, guys. Naririnig ninyo, nagbibip-bip ang mga sasakyan. Oh, traffic pa. Ngayon, guys, ihahanda ko na yung planchahin ko. Pagpainit lang tayo ng konti, ayan. Ay. I-arrange ko lang ang bed ko, guys. Tignan niyo ang bed ko. Naka-upside down pa ang bed ko. Ayan, guys. I-arrange ko lang. Ayan, naririnig ninyo, guys. Nagbibip-bipan ang mga sasakyan. Hindi ko pa nadala ang aking driving license kanina pagbaba ko. Ayan guys, Annalyn Tamsak Hose, ayan, 5 Mindang cover, please drop your house, I will give you 5 bananas waiting for hose. Ayan guys, kung nandyan pa ba si Ding Mindang cover guys, you can drop your house, Mr. Healer is waiting for you. Tamsak po, thank you Annalyn, nandyan pala si Annalyn. Ngayon guys, na-arrange ko na ang bed ko, so nag-aantay yung aking mga nilabahan kahapon dahil kailangan ko ng planchahin guys. Pinilit kong natuyo. Ilagay ko sa mga heater guys para sa ganon. Hindi siya mangamoy. Kaya yung mga iba, nakasampay pa rin sa mga heater. Ganyan o. Ganyan ang heater, diba? Ayan guys, punta tayo sa kusina. Sa kusina. Ayan. Dalhin natin yan. Dito na tayo guys sa kusina. Ayan. Ngayon, nasa kusina tayo. Kids World.
Ayan, nasa kusina na tayo, guys. Pasensya kayo kanina dahil natagalan ako sa paghahanap ng parking dahil maagang nagka-traffic, guys. Ngayon, ang ating gagawin ay magpla-plancha na, guys, ng aking mga damit. Tingnan ninyo yung mga damit ko. Dahil may heater dito, ayan, radiator yan, guys. So, pinatas ko lahat ng ganyan agabi sa lahat ng may heater. Kasi ang mga ito, matagal matuyuan ito kapag sinampay lang sa loob ng bahay. Abutin ng isang linggo. So, the only way para ma-dry sila kaagad ang damit during winter, ilagay mo na lang sa ano, sa radiator or heater. Kasi guys, dito, kapag walang hangin, hindi matutuyo ang labahan mo sa labas. Kung ano lang siya, kalmado, kahit dalawang araw mong patuyuan sa labas, hindi matutuyo yan. Lalo pag magkakapal na ano. So, medyo okay na, guys. Pasensya kayo kung natagalan tayo, ganun talagang buhay dito. Hindi kailangan ano, hindi kailangan na hinay-hinay ang galaw. So ngayon, ang aking bedsheet, ang aking ano, guys, labahan. Ayan, guys, shout out sa 13 million in the house. Ayan, Mr. Pasensya kayo kung hindi ko yun, nawala ako ng ilang isang oras yata, guys. Ayan, magpin tayo, guys. Ayan, Kids World. Ayan, puntahan nga natin si Kids World. Tananay. Jared Galgalan, ano bang sa... Ito, guys, yung ano, tinawagan ko kahapon dahil nagtitinda sila ng lupa malapit sa aming bahay. So, kinausap ko. But anyway, another time, guys. Puntahan natin muna yung mga ating bisita para madikitan natin sila. Ayan, shout out kay Shornas Tube Midang. Nag-drop by lang ito, guys. Yung from Vietnam. Bakit kaya, guys, ang hina ng signal dito sa baba? Dati-dati nakakukuha ang aking ano. But anyway, guys, magbaba lang kayo ng mag-iwan lang kayo ng baka sa aking bahay at isa-isahin kayong sagutin mamaya. Dahil ang aking mobile, hindi siya makapick up ng signal dito, ewan ko. Ayan. Ayan, thank you very much. Some 7 million in the house, guys, at mga patamsak ninyo. Ayan, guys. 18 million in the house. Thank you very much sa inyong pagbabalik at sa inyong pagkaantay. Ngayon ay ang aking susunod na gagawin ay pagplancha na ng aking mga damit, guys.
Ayan guys, shout out sa 18 million in the house. Babali, kukolektahin ko lang guys yung mga damit ko na nasa radiator o nasa heater. Dahil medyo tuyo na. Dahil inis yung mga nilabahan ko. Dahil umuulan kahapon guys. Hindi ko pinadaan sa dryer dahil masisira ang damit. So, ang ginawa ko na lang guys, nilagay ko sa mga heater, sinampay ko sa mga heater ang mga labahin ko para matuyo, di ba? Ayan guys, umpisa na tayong plancha ng aking mga damit. Unahin natin yung mga bedsheet, yung bedsheet guys na dalawang piraso. Diba? Ilagyan ng downy guys, but hindi siya natungo ng madalian. So, iba ang amoy katulad nung ano na patuyuan sa araw. Ayan guys, thank you very much sa 13 million in the house. Thank you, pasensya kayo kung kayo ay iniwan kanina. Dahil alam nyo na, ganyan kami dito guys, hindi pwedeng upuan mo na lang yung ano. Gagawa ng paraan para makapag-communicate sa inyo. Ito. Meron akong nakikita ng ano guys. Nakikita ng naglalay na ganyan ang isa. Oh. Ganyan. Ano bang binibenta niya doon? Para aga Pilipino talaga is marunong sa mga para-paraan. Natutuwa ako. Natutuwa na ano. Hindi naman yung pinipintasan ko siya. Pero madiskarte talagang Pinoy. Mga diskarte yan. Ay, ilang biga ko tuloy guys sa labas kanina. Akala ko hindi nagwaga na yung heater ng sasakyan. Eh, yun pala. Nagana pa guys. So, yun. Paako lang ang nilamig dahil hindi ko alam. Pagbaba ko sa ng sasakyan, may tubig doon. Eh, nakasandal lang ako. Diba? Na bumaba. But anyway, ang mahalaga guys, hindi tayo matitiketan. Mary Jane Hula, Hila Mix TV, nakabalik ng lola mo, Mr. Healer. Natagalan ako sa labas dahil nagka-traffic na ulit. Ang aga-aga pa. Nahirap maghanap ng ano, parking. So, ito. Nagplatan siya ng lola mo para matapos at makapahinga mamaya. Kaso lang, ang pagpatuyo ko dito sa mga nilabahan ko, artificial, hindi ko dinaan sa dryer. Pinatuyo ko na lang sa ano, mga heater dahil pag dryer natin guys, masisira ang damit. Hindi naman tayo milyonaryo para okay lang. Diba? Kahit pa yung mayayaman guys, may mga mayayaman dyan na pinapahinduwas ang kanilang mamahalin na damit or dinadala sa dryer. Pero ako hanggang ganyan lang para tignan ninyo.
nakasabit sa heater itong jacket ko na pambahay. Pero yung mga pangtrabaho guys, ano siya, once a year lang malabahan. Dahil everyday pinapalitan natin. So kung anong suot mo ngayon, suot mo na, hindi na naman na suot bukas, so hindi siya madumi. Ayun guys, thank you Ingrid. Mga Christmas menu guys, ano mga handa ninyo? Sa bahay namin, walang handa, hindi kami naghahanda ng Christmas sa Pilipinas. Dahil ang religion ng mother ko ay iba. Hindi sila nagsa-celebrate ng Christmas. Ayan Kids World, nagbaba pa rin ng bahay. Ayan guys, pakipuntahan ninyo si Kids World. Yung nakapin sa taas guys. Kung hindi nyo pa nakabikitan, please, puntahan ninyo siya. At kayo din guys, magbaba kayo ng ano sa bahay ko at puntahan kayo mamaya. Dahil ang aking mobile, hindi naman old model ang aking mobile guys, but hindi siya nakaka ano ng signal dito sa kusina, malayo. Naiinis ako. Merry Christmas po, host. Merry Christmas din sa iyo, dear. Dito, ang Christmas ko ay laging nasa work, guys. Yun ang disadvantage pag ang trabaho mo ay nag-aalaga ng matanda, hindi ka pwedeng mag-skip sa trabaho. Kailangan, andun ka. Lalo-lalo na guys, pag ikaw ay nagustuhan nila. Ayan, sana naman may magbigay ng ano, libre. Ayan yun ah, pamudmod, may magmudmod, magpamudmod para ipalaro ko sa 26 diba? Ganun lang yun. Kahit man may magpamudmod ng 100 euro, pwede na yun guys. Huwag tayong maghanap ng masyadong marami sa fast food. Ako nga, hindi pa ako nag-order ng ano, ng regalo ko sa sarili ko. Pero, bago mag-Christmas, October pa lang guys, naka-order na ako ng ano, jacket. So, dahil wala akong time guys, mostly sa ano ako nag-order. Online ako nag-o-order guys ng mga damit. Mga ito, online ito. Hindi ako nagpupunta sa mall. Ayan, sana may bonus ka, host, dahil wala kang... Meron din, may bayad yan. May bayad sa akin yan. Walang problema. May bayad. Pero ang sinasabi ko, ano, yung aside from that, may magpamudmod, di ba? Ay kung may makakolekta tayo ng ano, 100. Di okay na. Pwede. Ah, sige, kumanta ka. Kantahin mo yung ano. Ano bang kanta? Kumanta ka ng Christmas song na galing na gawa ni Elton John. Ganyan guys. Ayan guys, thank you very much sa 20 ano nanonood. Hakutin mong ano dear, nagbigay ako ng clue kanina bago ako nawala. Nagbigay ako ng clue. So, pwede mong balikan 'yon kung gusto mong makuha ang tamang sagot.
nandun na. Oh, di ba may 500 ka na kung ano mapunta ma anoan mo yon, loan na yon. Hindi ko na uulitin. Nagbigay ako kanina ng clue sa December. Guys, may tanong ko lang kung sino sa inyo dyan ang ano. Magkano ba ang ano ngayon? Motor para sa tubig sa household, water pump para sa water pump ba yun? Yung motor sa tubig sa bahay. Okay. Magkano guys ang ganun? Dahil nasira ang pump sa bahay namin, tinatanong ko lang kung magkano. Electric pump sa bahay, household, hindi yung pump na water pump sa bukid ha. Hindi ko lang alam kung ilang horsepower yun. Mga kalalakihan dyan, kung may mga kalalakihan dyan guys. Magkano? Na lang hindi ko pa natanong guys kung mag-ilang horsepower yung gamit sa bahay. Dahil mag-10 years pa lang nasira na. Ewan ko lang kung kukutungan nila yung nanay ko. Pagka sinabi na lang na ano, sira na tapos kukunin yung motor. Diba? Alam nyo ng Pilipino. Kasi minsan guys, walang kasamang nanay ko, nasira yung source of water. Yan palang ginawa ng mga tumingin para mas malaki ang kukubrahin sa nanay ko. Hinulugan ng bato yung tubo. Di, hindi na pwede, kailangan maghukay na sila ng iba. Ang tao nga naman. Ganun ang ginawa nila noon guys. Annalyn, mega loud shout out, sabi ni ano, Healing Mix TV. Nagtatanong lang ako guys kung magkano ang electric motor para sa pang household, para sa tubig. Dahil lang electric pa, water pump para sa bahay. Iniwan ko kung anong nangyari guys. Nasunog yata. 10 years in service. So magkano na? Wala akong idea guys. Gusto ko lang malaman dahil baka kinukutongan nilang nanay ko guys. Pero itatanong ko lang kung ilang horsepower yung motor. At anong brand para makita ko sa ano, internet. Kasi ang sabi, 35,000. 35,000 ang mahal naman. Pero nagtingin ako sa Shopee guys, ang pinakamahal lang na nakita ko is 15,000. So, Shopee ba yung napuntahan ko kahapon? Pero hindi ko lang alam kung anong brand yung motor guys. Healer Mix TV Labs Lab, sabi niya guys. Diba? Ang ganda ng plancha ko. Oh, talo ko pa yung mga ibang babae dyan guys. Pag nagplancha. Ayan guys, thank you very much. 11 million in the house. Pasensya kayo kanina dahil alam niyo na. Mas maganda yung nawala ako guys kesa yung hakutin yung sasakyan ko dahil sa malayo, magbabayad pa ako ng ano, towing fee, diba? At magagalit pa sa akin yung may-ari ng partida. Wala na akong friend na nagpapaparking sa akin kung hindi ko
susundin yung usapan, guys. Buti pumapayag sa akin na pwede akong mag-parking sa harapan ng kanyang parking basta pag nag-beep-beep or nag-doorbell sa akin, ilabas kong sasakyan. Di pa. Okay. Pasensya kayo pala guys, kung putol-putol yung ano, yung istorya ko tungkol sa nabundol kong sasakyan nung isang araw, nung 14 yata yun or 15, hindi ko alam, 14 yata. Buti na lang, hindi masyadong heavy damage yung sasakyan, so up to now, wala pa naman tawag sa akin. So, ibig sabihin, hindi problema. Maaring hindi kanya yung ano guys, yung sasakyan. Kaya kinuha niya ang aking number. But hindi naman ako natakot. Ayan guys, nagbaba si Wall Kids ng bahay. Ulit. Yun nga lang guys, hindi rin ako natakot dahil kompleto naman ang insurance natin. Kompleto naman tayo ng papers. Kompleto naman tayo ng license. Dahil hindi naman na international license, driving license ang hawak ko guys, kundi European driving license. Pwedeng-pwede sa lahat. Especially lalo sa European countries, pwede akong mag-drive anywhere. Hindi ako natakot guys. Pag yung mga Pilipino na ganyan, international ang hawak, medyo kabahan sila guys. Dahil hindi kino-honor ng European Union ang international driving license dito sa Europe. Dati guys, kino-honor pero iniba ang law tungkol sa mga foreigner na nag-drive sa Europe. Kaya yun guys. Kasi noon, pumunta ako sa pharmacy dahil tumawag yung pharmacy na ang aking gamot ay nandun na. So, kailangan puntahan ko. So, pumunta ako sa pharmacy. Habang nagpa-parking ako doon, guys, biglang sumakit ang tiyan ko at nag-umutot ako. Ngayon, parang na-feel ko na may sumamang tubig sa aking utot. Eh, nahiya naman akong lumabas, pupunta ng pharmacy, baka mamaya may pakat sa puwit ko yung pagtutok ko, baka nabasa. So, ang ginawa ko, bumalik ako sa bahay at nagpalit ng underwear at tinignan ko ang aking pantalon kung may bakas, wala naman. So, nagpalit na lang ako ng underwear guys. Balik. Hindi pa ako nakakarating sa pharmacy. Ayun. Hindi kasi maganda yung kalsada na yun, guys. Ayaw ko yung kalsada na yun. So, pwede ayaw kong daanan yun. Kaso lang, no choice ka noong time na yun dahil oras ng labasan ng mga estudyante. So, heavy traffic yung area. So, doon ako dumaan. Ayun. Nabunggo ko na ang sinusundan kong sasakyan guys dahil biglang huminto sa crossing. Eh, tinitignan ko ang akala ko dere-derecho lang siya tapos tumitingin ako sa kanan ko. Yun pala, huminto siya. Yun na, bunggo ko ang likod. Mabuti naman at yung tao hindi siya mainit kausap. At saka, nakakapag-ingles siya din, nagkaintindihan kayo guys, dahil ako hindi ako marunong mag-greet.
Ayan guys, 8:24 ng umaga dito sa Europa. Magandang hapon dyan sa Pilipinas guys. Mga nandito pa sa live ko. Magandang hapon sa inyong lahat. Dani Nakadigi. Ah, oh dear. Mga thank you sa support nila. Ganun ang nangyari guys ngayon. Nagpalitan kami ng telephone number. Kinuha niya ang telephone number ko. Kinuha ko rin ang kanyang telephone number niya in case na may problema. And then, pinicturan niya ang plate number ng ating sasakyan. Ganun din sa atin guys. Pinicturan ko ang kanyang likuran ng kanyang sasakyan na nabugo ko. So, yun. Hindi na nakailangan ng pulis. Dahil wala naman na heavy damage. Pero ang alam ko, hindi kanya yung kaya ano, pinicturan niya lang. Kinuha yung number ko in case na magreklamo ang may-ari siguro. Ayun, tatawagan niya ako. Or maaring dahil puti siya guys, maaring foreigner din siya. Nagtaka ka guys, ang akala niya siguro noong tinanong niya sa akin kung may driving license ako. Oo, sabi ko, Michelle Lagrimas, hi dear. Thumbs up down. Thank you very much dear. Thank you very much. Sa pagpunta mo, ayan. Historyahan tayo guys, magbaba ka ng bahay dear at makipagdikitan sa mga nandyan pa. Dahil nawala ako kanina, ayan, itunuloy ko. Ayan guys, nagpalitan kami ng contact number. So sabi niya, i-contact kita kung sakaling may problema. So ibig sabihin, hindi kanya yung sasakyan dahil kung kanya, pwede na siyang mag-decide ka agad na wala na ang problema. Yun. At saka, kompleto naman lahat ng insurance ko. So, hindi ako natakot, guys. Pangalawang accident ko, yun, guys, dito. Pero yung isa, wala akong na-damage. Sarili kong damage yun dahil may slide ang sasakyan ko. Dahil palusong ako, eh malakas ang ano, agos ng tubig sa kalsada. Yun. Hindi ko na-control ang sasakyan, nag-slide na lang. Kahit ipreno mo, nag-slide, pinutulak ng tubig. I will try to give you more bananas on my live later. See you and thank you. Ayan, and then pas Mr. Healer, guys. Swerte yung bigyan niya ng banana, guys. Saging-saging. Ganun ang nangyari kahapon isang araw sa atin, guys. Pero natutuwa, natatawa lang ako, guys, yung bigla akong natahi. Umutot ako na parang may tubig na sumama. Akala ko tagos na yung ano. Ayun pala, hindi. Siguro guys, kaya nagkaganon ang ano ko nung araw na yun dahil nagsinigang ako. At sa kanala, dahil sa lamig siguro, ang panahon, kaya nagkaroon ako ng ganon. Yun, nakabundol-tuloy ako na hindi oras. But thanks God at ganun lang ang nangyari guys. Simpleng accident lang, walang nasugatan or walang nasira. Dahil nandun lang na pinicturan ko kaagad guys. At the good thing is, kasi dito guys, pag alam nilang foreigner ka, binibigla ka nila. Sorry guys.
Pero ang lola ninyo, naka dress to kill ako. Kala mo kung sinong diplomat. Diba? Kaya minsan guys, nasa pananamit para irespeto ka ng taong. Pagdamit ka ng maayos para hindi ka nila light-lightin. Kasi dito guys, ano ang discrimination? Malakas ang discrimination dito. Yung mga iba sa mga bases na ganyan, kapag alam nilang parang ano ka, pinapatayo pa nila sa bus. Ayan pala guys, Miss Emily Mix Black, thank you sa tulong mo. Talagang nasa na ano ko kahapon. Natapos ko rin yung sa touches approved, sabi. Ayan guys, thank you sa mga patamsak ninyo. Yeah. Meron ganito guys, napapanood ako na babae na nagla-live. Ho, ho, ho. Pwede ba yun guys? Iniipit yung ano, ginaganon. Meron akong nakita ng ganon. Natutuwa naman akong nanonood noon. Pero parang hindi maganda. Sa akin ha. Ayan guys, 8:31 ng umaga, 8:31, maaga pala guys, nagmamadali ako mag-plancha dahil para maka-iglit ng konti. Tutala, wala akong maraming gagawin ngayon guys dahil tinapos ko lahat ng ano. Ayan pala guys, sa lawyer ko. Kailangan, pero natawagan ko na guys. Yung dapat ang asikasuhin ko pala. Pero natawagan ko na. Guys, dito ang nag-fix ng mga papers namin. Kailangan dumaan sa lawyer. So, every Filipino dito na may legal papers, dumadaan sa lawyer. May kanya-kanya-kanyang abogado. Every time na i-renew mo ang mga document mo or mga paggawa ka ng mga tax mo, dadaan sa lawyer yan. At ang aking lawyer, gustong-gusto niya ako pag pumunta ako doon guys. Kahit may nakapila sa kanya kapag dumating ako doon, ako ang uunahin. Sabihin na lang niya na may appointment ako sa kanya. Ay, ang kasalanan yan siguro, dear. Oo, pero hindi ako nasisiyahan sa ganong anong style. O, ganon. Ganon. Yeah. Hindi ako masayang tinitignan na ganon. Masagwa ang tignan. Para sa akin, ha? Ayan guys, thank you sa 2 million in the house. May 2 oras na tayo naglalablaban, pero 1 oras doon guys ay walang tao dahil nasot akong siyam-siyam sa kalsada na nag-aantay ng parkingan. Ganyan guys, pag anong may sasakyan ka na wala kang official na parking dyan ka sa tabi-tabi. Pero hindi lang naman ako ang ganun guys. Ang bayaw ko, may sarili siyang parkingan. Nag-rent sila ng sariling parking pero ako hindi. Para rent ka ng parking, hindi mo mabigyan ng ano, yung monthly allowance ng magulang na huwag na,
Huwag na yun. Huwag nang ganun. Diba? Ako guys, after New Year ako maniligay ng regalo ko sa nanay ko. Ang gusto niyang pagkain is kambing. So, bibilihan ko siya ng buong kambing. Yan ang gustong-gusto niya. So, kailangan bilhan natin ng kambing. Kasi wala kayong agency here. Ayan, may tumatawag sa atin guys. Hello? Sino? Sino? Kung hindi ka nukas dito kaya na di ako para na amin as long as naka-paper, naka-detail sa document yung talagang legal na measurement. Kahit pa nakausap ko man ni ko ni Delmar tatak nakiwasap ako nuka kaya niyang dagdagan. Alanganin ta dakano mo kakapsat na mga nungo ito ka. So ko na, tatangano nga rin tapta de ta kuha ko na, imbaga na nga ba inte. Kunak, ala hangkad lang nga mabaling nga kinsen, kunak, na yak talaga nga mabaling dalatang ipatungting ti kayat na oray man isang milyon dahil kasalanan yun. Kasalanan. Kahit pa isang milyon ang presyo, pwede nilang sabihin yun. Kaya nag-oo na lang ako doon sa presyo na yun. Kesa bakbakin, magkanong gastusin mo pag bakbakin mo yung mga ano doon. Talagang naagong day, no agreklamo, lata, kailangan na mapuntahan dan ko ah. So ah, ganon di puntahan ninyo yung kapatid ni Mystica. Punta. Ape mano kan mano dai di what na ti ti 119 ang alin ang ante mamalagit ko aji makina di balay nya nga brand damagam man ken damagam nya nga mano nga horsepower. Ta kita ke internet.
Kiso nga ron. Sino nga bakit? Apa eh? Si Kenny? Kinita kung kahit mga makita din genuine niya nga brand manong horsepower para makita. Oo, dahil may mga 5,000 naman, ang pinakamahan is 19,000 yung makita ko. Ayan guys, kisingisan muna tayo. Wala kayong agency. Oo, dyan pwede naman ng personalan lang na ilakad. Kaso lang alam mo na yung time. At saka yung communication, mahirap. So, mostly sa akin, talagang dinadaan ko sa Abu Dhabi. Kaya mula nung nagkapapel ako, Abu Dhabi lahat ang dumaan sa Abu Dhabi. Hindi naman kalakihan ang kanilang service. So, okay lang. Kahit sa mga tax ko, guys. Accountant. May sarili akong accountant. Hindi ko kayang nagsasarili akong mag-file. Dinadaan ko sa accountant. Ayan, guys. Thank you very much sa 2 million in the house. Mayroon na tayong 2.5 hours. Ayan. Daldalan lang tayo, guys, hanggang matapos ako dito. Dahil hindi po alam kung kailan ulit ako tayo mag-live. Kung napapansin ninyo guys, hindi ako yung nakapag-live ng matagal. Katulad ng iba na mayroon pang nag-alay ng 10 hours. Tumawag ang kapatid ko guys tungkol sa mga kasi yung kapatid ko na yan, sa akin siya nagko-consult tungkol sa mga bagay-bagay sa Pilipinas. Ganyan lang tayo mag-usap sa mga kapatid ko guys. Saglit lang. Dahil papasok na sa trabaho. Diba? Ganun ang buhay dito. Hindi pwede yung mag-isang oras kayo magdadandalan. Hindi. Tapos na yung gusto niyang sabihin. Sabi ko na kung yung advice ko. Ayan. Tapos na. Bukas na naman o sa mga kalawa. Usapan. Napulimlim ang panahon guys. Kanina nasa labas ako parang may pag-aasang liwanag ang panahon pero ngayon wala nang chance. Ngayon napulimlim ang panahon. Ayan guys. Thank you.
tingnan nyo guys, kahit nag-usap kami ng kapatid ko, hindi ko sinabi na gano'n ang nangyari sa akin last the other day. Hindi ako yung tipong gano'n guys. Kung kaya kong i-resolve sa sarili ko, gagawin ko sa sarili ko. Hindi na kailangan bader kayo mga ibang kapatid. Kahit gano'n ang nangyari, akin na yun. Tapos na yun. Diba? Huwag na magdamay ng ibang tao para mag-isip. But the good thing is, wala siyang ano guys, hindi siya tumawag sa akin. So, everything is okay sa nangyari. Yun, ang iniisip ko, hindi kanya yung ano, susakyan, kaya kinuha niya lang ang aking mga document. Wala naman talagang nabasag, nagasgasag lang. At saka may pagka, may kailan din siyang kasalanan doon, bakit siya biglang mag, ano, mag, i-stop dahil may sasakyan na galing sa kanyang kanan guys. Dahil yun ang tinitignan ko kahapon nung isang araw sa kanan dahil may, ano, kalsada sa kanan namin. So, yun. Hindi ko nakita na nag-stop siya sa harapan ko. Di bongo. Na bongo. Makinig lang ako. Dear, sige, dear, makinig ka lang. Wala namang kika-kikahan lang. Kung may tumawa, isagutin ko lang. Makinig ka kung anong kikahan namin. Yung kanina. Kilala mo ba yung ano? Yung isang single na tagagayan na mistika. Yun, binili namin ang kanyang family house. Ayun, yung may-ari ng kapitbahay nila na kamag-anak ni Mistika. Pinipilit niya na kanya yung mga ibang property na nabili namin. Hindi naman siya magpapakita ng ano, mga ebidensya na kanya yun. Yun ang binenta din sa amin, di yun ang bibili. Ang kailangan ayusin namin. Bakit ganon ang taong nabubuhay pa rin ang mga ka, ano ba, mga greedy na tao? Bakit hindi sila lumagay sa tamang ano, sumunod sa tamang batas? Kung ano na yung nandun sa dokumento, that is already official na galing sa government. Dapat ano, sundin na. Hindi na uso yung ano, lumang tugtugin na akin yan. Wala kang pinapresenta na dokumento na papeles ng gobyerno na nagpapatunay ay iyan sa'yo. Huwag mo nang ipilit. Ganun lang yun, kasimple. At saka, kung yung mga anak mo ay may pinag-aralan, kailangan magtanong ka sa kanila at kailangan yung anak naman ituro niya yung tamang proseso o tamang batas. Hindi yung gagawa sila ng sarili-sarili niya version na batas. Dahil uso pa sa atin yun guys sa Pilipinas. Kasi kahit may pinag-aralan ka, kung umiral ang pagka, pairalin mo ang pagiging greedy, yan, walang ano, walang pinipili. May pinag-aralan man o wala. Pag yan ang pinairal sa utak ng tao. Dahil yung area na yun guys, parang, pero doon kami, doon sa town na yun, doon kami anong pinanganak. But not in the same barangay sa location na yun na nabili namin. Kasi yung bahay na yun guys, nasa sentro. Harapan niya ng municipal park. Malapit lang. Wala pang 100 meters from the town hall. Yun. Yung kamag-anak ni Mistika na ang kinyong ibang property nila Mistika na nabili namin. Naku.
mga tao talaga. Hindi pa sila na aralan sa tamang batas. Kulang pa sa kaalaman nila guys sa tungkol sa batas-batas, di ba? Kung mayroon kang ipinaglalaban na may dokumento ka na galing sa gobyerno, yun, may karapatan kang reklamo. Pero kung hanggang salita lang, kung meron ka sa ninuno-ninuno lang na wala namang dokumento, wala yan. Magbukha kang tanga sa korte pag nagkortehan kayo. Pinapakita mo lang na ikaw ay walang kaalam-alam sa mga batas. Diba guys? Ganun lang yung kasimple. Ngayong panahon na to guys, pag nagreklamo ka, kailangan meron kang ebidensya. Diba? Ganun lang kasimple. Kung wala kang ebidensya, manahimik ka na lang sa gilid. Dahil pagtatawanan ka lang. Pinapakita mo lang ang sarili mo na isa kang ganib na tao. Ay, naku guys. Ang buhay nga naman. Kahit hanggang ngayon guys, meron pa kaming mga isang pirasong ari-arian na hindi pa namin na kukuha dahil sa ganyan kagredihan. Ang father namin noon nung nag-aral pa yung panganay namin, nakapagsamla siya ng isang pirasong lupa. Hanggang, pero yung pagsamla niya, walang kasulatan. Na ang usapan lang ay pag may pera na ang mga bata, ibalik na lang. Ganon, walang limit. So, ang nangyari, istoryahan tayo guys. Ang nangyari, nung namatay ang father ko, yung kapatid niyang sumanla doon sa balupa namin, hala, ang nakasanla lang yung bukid. Hala, pati yung guys, yung hindi bukid, inakupana nung namatay ng tatay namin. Parang upland na yun, hindi na for rice field. Inakupana. Well, dahil mga bata pa kami noon, wala kami magawa. Walang reklamo na ang kailangan hanggang nakatapos kami ngayon. Malalaki na kami. I-remind me tungkol about that. Ayaw nang niyang bitiwan, guys. Tapos may usapan daw sila ng tatay ko na ganon. Kapag hindi na maano, ng ilang taon yata, hindi ko lang alam. Ang hinihiling naman namin, kaya pinagpabaya kami noon dahil wala kaming perang pangkuha. So, hinayaan lang namin. Ngayon, ang istorya na, may usapan daw sila ng tatay ko na ganon. Ngayon, hinihiling namin na saan yung kasulatan. Diba, kapag ganyan mga property may kasulatan na. Eh wala siyang may presenta. Eh yung lupa ay pinamana na sa kanyang anak. Eh sabi ko, pwede silang bakulong sa ganyan ano. Diba? Land grabbing ba yung tawag? Ayaw mo nang ibalik. Sana naman, maintindihan nila at maayos din. Dahil ngayon, dati-dati pumupunta sila sa bahay, ngayon hindi na. Ganun guys, ang nangyayari sa mga taong ganib. Huwag tayong maging ganib guys, huwag natin pairalin yan sa katawan. Dahil pag yan ang pinapairal mo sa katawan, maaaring may ipasan mo sa mga pumo anak. Huwag nating pairalin yan. Hindi nakakabuti sa lipunan. Hanggat may ganid na tao, guys.
hindi gaganda ang peace and order sa lupa. Dahil nagyan at lahat nagkumpisa ang kaguluhan. Dahil sa kaganyan, tignan ninyo nangyayari sa mundo. Kung saan-saan tayo napunta, guys. Thank you sa mga nanonood pa. I'm sure si MLU1, guys, nakatutok. Nagsialisan na sila dahil na-boring na sila, guys, sa pagmumukha ko. Dahil wala naman tayong katuturan na pinapag-usapan. Eh, ganyan naman talaga sa live, guys. Maliban lang kung meron kami special topic na i-discuss, hindi naman tayo teacher. Di ganyan lang, lablaban lang tayo, guys. Lonely is the night. Pag bago mga Christmas, guys, ang daming dumating na issue. Ako, pagod na ako sa mga issue na ganyan. Inabot tayo ng siyam-siyam, guys. Ayan, guys, puntahan ninyo si Mr. Hiller. Mayroon siyang inaalok ng mga banana, guys. Marami siyang banana. Thank you.
Sa inig lang ako guys dahil inilisip ko yung property ni Mystican Senior na nabilinan na may reklamo. Kung alam dapat ano gawin sa mga nagre-reklamo sa nabilinan ni. Matagal lang nabili yung guys. 10 years ago yata. Hanggang ngayon nagre-reklamo pa rin yung may katabi nila. Eh bakit hindi sila nagreklamo nung nandun pa yung mga pamilya na ni Mystica? Bakit hindi nila hinabol? Bakit ngayon lang sila maghahabol? Diba guys? Ngayon nabenta na at nabili na. Siguro gusto nung kapitbahay na kaya ganun, reklamo lang ng reklamo para sa ganun. Benta na lang namin ulit yung lupa. Pero hindi pwede. We are from that area, guys. But not in the same village. Pero galing kami doon na bayan. Kasi guys, kaibigan ko ang kapatid ni Mystica. Kaya namin nabili yung bahay na yun. Pero yung bahay, ano na yun? Nabagyo na. Ang mahalaga na lang doon is yung lupa dahil sa harapan mismo ng ano ng town hall at sa park ng bayan. Medyo tahimik ako guys, iniisip ko. So baka magpabagod na lang kami ulit. Pakuran na para wala nang issue ng matanda. Reklamo ng reklamo guys, wala naman siyang dalang papel. Bakit hindi siya pumunta sa proper agency para magreklamo, di ba? At nung nandun pa sila Mystica, bakit hindi sila nagreklamo noon? Gagawa ako ng ano guys, ng istorya. Tignan ko kung katagat yung ano. Sabihin ko for sale for 5 million. Ang lupa, tignan ko kung katagatin nila. Mahirap yung ganun. Hindi ka pa nakakapatay ng bahay guys, may kaaway ka na. Kaya in-advise ko yung kapatid, ano, na huwag muna ngayon, patayo. Kailangan ma-clear out lahat. Ito na-clear out na sana yung guys, kaso lang. Wala tayo sa Pilipinas. Pero try kong gumawa ng issue. Bebenta ng ano, 5 million. Tignan ko nga. Ora mismo, sabihin mo gano'n. Within this month, 5 million. Kasi yung maraming ano guys, umaawit sa lupa na yun dahil dati may bahay nun. Kaso lang, nung nagbagyo ng malakas, na ano na yung bahay nila, Mystica. So, ang naiwang na lang doon, ang importante sa akin noon, yung lupa. So, dahil na harapan mismo ng park, ng bayan, di ba? Wala pang 100 meters away from the town hall. Ito na ang gagawa ng issue guys. Tignan ko kung kakadating nila yung 5 million. Dahil ginagay niyan guys para sa ganon, madismaya kami at iwanan yung lugar at ibenta na lang para baka ganon ang style nila guys. Hi! Buhay na naman. Bakit may mga taong nabubuhay pa sa pagkasakim? Dapat guys, mabuhay ka.
Ito ang masasabi ko lang, guys. Mabuhay tayo ng mapayapa. Huwag natin pairalin ang kasakiman sa buhay natin dahil yan ang naging dahilan kung bakit hanggang ngayon ay magulo ang mundo dahil sa kasakiman. Yun ang dahilan. Diba, Mr. Healer? I think na ano ka sa wala, ano ka sa mga Bible. Dahil sa kasakiman ang ano, dahilan kung bakit wala tayong peace and order sa mundo. Huwag natin pairalin yan, guys. Huwag natin ilagay sa puso at isip ng ganyang ano, character. Maging makontento lang tayo kung anong mayroon. Huwag tayong maghangad ng marami na hindi naman natin kaya. Ganyan lang kasi kebat, guys, ang mabuhay dito sa mundo na tahimik. Seven ng umaga, guys. Nagplaplansyapang yung lol. Wala pa dito yung ano. Medyo matagal yung plansya, guys. Dahil medyo hindi pa fully dry. Pero ibabalik ko sa heater, guys. Para magiging tuyo. Bat-trip ako, guys, sa balitan yung napanahon na balitaan ko. Hanggang ngayon, nagre-reklamo. Matagal na yung reklamo ng reklamo yung matanda na yung bakit hindi siya pupunta sa isang government agency na responsible para pa sa mga land dispute. Bakit, guys, kung meron siyang katunayan na yun ay kanya, bibigay namin. Bakit hindi? Hindi kami sa king na pamilya. Ganun lang kasimple, guys. Ayaw namin ng may kaaway. Healing, heal. Ay, nandiyan pa si Mr. Healer. Anong ginagawa mo ngayon, Mr. Healer? Maaga ka yatang nag-live kanina, ba't di ka pa natulog? Ako, mamaya pa ako tutulog. Okay na yung ano, guys. Okay na yung isang oras sa live ko. Okay na yun. Mamaya. Ready to go na naman. After that, masigla na naman ang lola niya.
Ayan guys, may 3 million pa tayo in the house. Kahit wala na, walang nanonood guys, nabiganyan lang siya. At patayin ko na lang mamaya pagkatapos ko, diba? Nasira yung ano guys, nasira yung concentration araw ko ngayon tungkol doon sa property news. Diba? Akala ko wala nang problema doon dahil clear na lahat. Eh, nandun pala yung matandang ano pa. Reklamo, mga reklamo. Ganyan talaga guys kapag ang tao ay kulang sa pinag-aralan siguro. Pero kailangan kung may mga anak, kailangan turuan din yung tatay na tay, hindi tama yan. Wala ka sa ganyan. Dapat ganoon tayong mga anak. Kapag alam natin na mali ang paninindigan ng ating magulang, turuan natin sila. Hindi yung hayaan mo lang siya. Para sa ganun matuto. Diba? Kung ako yun guys, kung ako ang anak, sasabihan pang tatay ko na hindi tama yan, tigil mo. Kung hindi ka tumigil, sakalin kita. Pinapahiya mo ako sa tao. Sabihin kong ganun. Dahil may pinag-aralan na ang mga anak tapos ganyan. Kailangan turuan natin ang magulang kapag alam natin mali. Kahit magalit ang tatay magulang natin, sige lang, sabihan, mali yung ginagawa. Yun nga lang guys, yan ang dahilan kung nasa Pinas ako, naayos na yan. Kaso lang nandito tayo sa Europa, dahil sa kahirapan at gustong mangyari na umangat ng konti, kaya nandito tayo, hindi natin magagawa muna ngayon guys. Yung mga ganang problema. Ayan muna natin silang bagnaw-ngaw. As long as nasa akin yung mga document, proper document na galing sa government. So ano pa? Pero na-accept lang ako sa ganong nag-e-exist pa rin ang mga tambran ganit. Matanda na yun guys. Dapat pag tumanda ka na mag-iwan ka na ng mabuti sa kapwa mo na magiging example sa mga iiwan natin tao. Ayan guys. Hi, thank you. Sabi ni ano, Yukiko channel guys, sorry wala akong eyeglasses. Ayan, nagbalik ulit siya guys, Yukiko channel. Palitan natin guys yung nakatid. Anong mga ulam ninyo guys dyan sa Pilipinas? Ang ulam ko ulit is sinigang na baka. Ngayon ang dahilan kung bakit ako nakabangga dahil nagmamadali ang lola. Dahil natatay siya. Ayan guys, palitan natin yung ano. Naka ano, shout out kay
Sino ba to? Yukinko Channel. Ayan. Bumalik. Ayan, Yukinko Channel. Nasa Pinak, guys, kung sino ang nandyan sa pupuntahan, baga ang kanyang bahay, but alam ko na laging nandyan, so maaaring kadikitan niyo siya. So, tamsakan na lang. Diba? And you can leave message to my channel, Mr. Yukinko, para puntahan kita mamaya. Umis naman ako, guys. Ayan, guys, may meron pa tayong 3 million at meron pa tayong clean-up lang siya. Medyo matagalan tayo, guys, dahil kailangan makaklam siya ng maayos at matuloy ng maayos, guys. Ayan, guys, may 4 hours na tayong nagyayaw-yawang dito. So, yan. Okay lang, guys. Singit-singit lang, guys, ang pag-live dito. Dahil hindi natin hawak ang lahat ng oras. Pag Sunday tayo, guys, kaso lang, kailangan din natin mag-relax, huwag nga ng maayos sa labas. So, yun. Ngumiti ng konti, kung magpapangiti. Pero sa Sunday, mayroon natin invitation ulit na kailangan puntahan. Nag-inom ako sa kanila noon, guys. But, inan ko ang makakarating ako sa araw ngayon, guys, sa linggo. Magagawin ako po, dahil iniwasan ko, guys, ang makihalo-hilo ng maraming sa akin. Dahil alam niyo na, ang problema, kailangan mag-ingat. Ayan, guys. Hindi ko nilabahan lahat, guys, ang heavy clothes ko dahil ang panahon kahapon ay masama. So, kung hindi sila matuyan ng bilisan, mga ngamoy, kahit ilagay mo sa heater, guys, ibang ngamoy. So, yung isang dalawang pares hindi ko nilabahan. Sanay pa kami, guys, pwedeng magsuot ng pang-summer, matagal pa. Ilang buwan pa, guys, ang September pa lang. Kung May, may 4 na buwan pa. Kala ninyo, guys, magandang tumira sa malamig na bansa. Hindi. Mas maganda dyan sa Pilipinas. Dahil kahit May pa lang ang bahay mo, walang sakit, masaya ang buong pamilya, di ba? Dito, pag masyadong malamig, hindi ka pwedeng lumabas. And then, Mr. Healer. Ang ginagawa mo, Mr. Healer.
Ang ilabas kong mga pambinto, you guys, napapansin niyo pa ulit-ulit dahil kinamadat na maglabas ang mga batang pang winter dahil nung naglipat kami ng bahay, guys. Hindi ko alam kung saan napunta yung mga pang winter ko. So, kung ano ang nandito, kaya kinalang ito. Para pag, itapon na pag na-overuse na para mabawasan ang tinatago. Imagine ang aking long sleeve, guys, almost 100. Pero yung mga sinusuot ko lang, bilang lang, hindi ko ano yan, guys, bili ko lahat yun. Hindi ko galing sa mga kaibigan. Ayaw ko naman ipamigay. Long sleeve lang yun, guys, ha? Wala pa yung mga short sleeve. Kaya this year, guys, hindi ako nabili na. Meron ba akong nabili long sleeve this year? Meron, pero isa lang yata. Pero ang gusto kong bilhin, guys, Lacoste and Burberry na hindi peka. Kaso mahal, guys, kailangan ko po ng Burberry. Hindi yung galing Hong Kong, ha. Dahil may style sa Pilipinas na Class A, mga ganyan. Nasubukan kong bumili, guys, sa kung galing Hong Kong. Kaso lang, hindi ako happy dahil alam ko namang hindi ko sinusuot. Alam ko namang fake. Another one, thing. Nag-order up. Order ako sa Marisol Estacio. Shout out sa you here. Sandali lang at bigyan kita ng shout out kay guys, Marisol Estacio ba yan? Sorry, dahil hindi kita mabasa dahil malayo ang yung ating monitor. At anyway, bigyan kita ng jacket, pagyantay lang. Thank you sa pagpunta, Marisol Estacio. Baba ka lang ng bahay mo, dear. At lablabin mo yung mga nandiyan. Yung mga hindi mo pakabikitan, baka dala ka lang ni Mr. Hiller na yun yan. Baba ka lang ng bahay. Gusto mong sumali sa December 26. Free, open to everyone, guys. Wala yung magpapalista ka or first time for sales mo. Ah, thank you, dear. Thank you. Yun nga lang, nawala na sila. Ayan. Guys. Ayan, marami na yung natlantya ko, guys, mga damit ko. Sa isang linggo. Diba? Ayan. Marisol Estacio, may gamitaw siya. Diba? Ayan, sabi ni
Emily's blood. Lablabin mo yan, dear, dahil napaka-supportive niya. At saka si Mr. Healing, o kaya galing ka kay Mr. Healer. Healing. Yan, guys. Thank you very much sa patamsak mo, Miss Marisol. Alam ko ikaw yun. Laban kami. Mga nakatanggap ng regalo dyan, guys. Sino na nakatanggap ng regalo? Ako wala pa. Pero last October, regaluhan ko ng sarili ko. Mag-aga kong nag-regalo sa sarili ko. Regalo sa birthday at regalo na rin sa Pasko. Ganun lang. Babakasis ng bahay mo, madikitan kita. Ayan, magbabaka daw ng bahay, Miss Emily. Very supportive yan, guys, si Miss Emily, si Mr. Healing. Yan, puntahan mo ng bahay niya. Kung hindi mo pakadikitan, guys, si Mr. Healing. Ah, Marisol, si Mr. Healing. Ano yan? Magbibigay ng malalaking banana. Maraming bala, baba, banana pala. Malalaking banana. Ay, naku guys. Ang lola niya naglalabdab mag-isa. Nagbubula na ang bunga nga, guys. Lonely is the night when I'm not with you, till you're in my eyes. You're in by my side. Napatapos ko rin ang aking pagkain. Diba? Ayos ang plancha ko, guys. Yun na lang, matagal ang lola ninyo mag-plancha, but may quality ang aking plancha, guys, dahil first year high school pa lang ako natuto na akong mag-plancha. Dahil ayaw ng tatay namin na hindi mag-plancha ng ganit papunta sa school. Kahit dito, guys, hindi ako lumalabas ng hindi naka-plancha ang damit. Ayaw ko. Minsan, guys. Emily Meeks Vlog, dan na po sa inyo, ano, Marcel. Alam nyo, guys, nung wala pa akong sasakyan, pag pumapasok ako, medyo late na, magtataksi ako. So, pag pumasok ako, laging naka-long sleeve, naka-ano tayo. Tapos yung area na pinupuntahan ko, ano, area ng mga embassies, ganyan. Alam niyo, ang tanong sa akin ng mga taxi driver, are you a diplomat? Natutuwa ako pag sinasabi nila na gano'n, guys. Tinatanong kung diplomat ako. Hindi lang isang beses na tinatanong, guys, pag mag-alala na po. Kung yung 10 beses meron. Ay, nako. Pero
guys, meron din nangyari sa akin na galit ako. Sabi nung ano, ewan ko kung anong nationality yun. Tinanong ba naman ako kung ako ay Pakistan? Ay, nagalit ako doon. Tinanong kung Pakistan ako, my goodness. Hindi niya kita ang ano, ilong. Napango ang ilong. Tapos sabihin niyang Pakistan ako. Walang Pakistan na ganyan, guys. Pango ang ilong. Ngayon, pancha na tayo ng underwear, guys. Ibig sabihin, pag underwear na, malapit nang matapos. Pero mayroon pa tayong tatlong piraso at ayun. At matatapos na rin ang lola ninyo. Ayan, may 3 hours and 20 minutes na tayo, guys. Kadagaldal pa. Pero, bawasin mo ang isang oras dahil inabot ako ng isang oras, guys, sa labas kanina. Ayan, guys. Kailangan kong mag-order tayo ng underwear sa Pilipinas, guys, dahil hindi ako bumibili ng underwear sa dito dahil yung small, guys, malaki para sa akin. So, ang aking underwear galing Pinas. Dahil matatangkad ang tao dito, guys, ang nilang underwear, mahaba ang ano bang tawag doon. Yung sa baba, hindi ko na alam, guys, kung anong tawag doon. Kahit sa ano, guys, sa damit. Ang damit ko is small. Pero pag nasa Pinas, sa Pinas ka bibili, medium na ako. Pero dito, small ang size ko. Kapag medium, malaki. Tararay. Ayan, guys, nagloba ng bahay sa Ms. Marisol Stasio. Puntahan nyo siya, guys. Yan, kuling ano, dumating. Pasensya, dear, hindi ka nakaabot. At ako ay biglang nawala kanina dahil kailangan kong ilabas ang sasakyan, guys. Dahil lalabas ang may-ari ng parking. Dahil wala tayong parkingan, guys. Nakikiparking lang tayo kung saan-saan. Dahil magrenta pa ako ng ano, guys, parkingan. Mahal. Ipadala na lang sa mother. Tatlong piraso na lang, guys, matatapos na tayo. So, apat na piraso. Ayan, guys, may 2 million pa tayo in the house. Salamat sa panonood, guys. Huwag niyong kalimutan, guys, sa ano, December 26, mayroon tayong palaro para ituloy natin yung naudlog ng December 5. Dahil kinulang tayo ng oras, so kailangan natin putulin.
Napagod na rin ako, guys. Pero kailangan, I need to finish it. Wala akong asahan, di ba? Kasi kahit medyas, guys, pinapalita ako ang medyas ko. Ito na yung jacket ko, guys. Full over ang tawag dito, guys. Pero sa ating tinatawag natin jacket ito. Pero hindi. Full over. Or sweatshirt. Maabante ang ating kanta, guys. Ang ating kabay. Ayan, guys. Thank you.
ayan guys, 1 million na lang ang naiiwan sa bahay. Bakwet mo na kami, host. Ano ang nangyari? Bakwet, bakit? Anong nangyari dyan, Mr. Killer? Bahayin ba sa inyo? Ay, nako. Bakit malakas bang ulan dyan? Ayan guys, ang ating kababayan magbakwet daw. Malakas ba ang ulan dyan? Susbahay niya. Lipat na lang kayo ng lugar na kung bahayan dyan sa inyo, Mr. Healer. Ingat, Mr. Healer, sa tubig. Mahirap na kalaban ng tubig, lalong-lalo kung hindi ka marunong lumangoy. Kahit marunong kang lumangoy, guys, kapag ang flow ng water is malakas, eh talagang ano rin ka niyan. Bakit may bagyo ba dyan sa Pilipinas? Ano ba yan? Bad news. Diba? Hindi tayo matakpan dahil parang tatlong palapag guys yung ano aking pinansya. Ayan, may 1 billion ideas na lang tayo guys na nag-iwan dahil nag-backwit na si Mr. Healer. Bakit may bagyo ba dyan sa Pilipinas guys? Hindi ako nanonood ng balitas dyan sa Pilipinas. Sa totoo lang guys, dahil nabobored na ako sa mga balibalita na yan tungkol sa election. Sobra. Hindi na nakakatoxic ng pakinggan ng balita sa Pilipinas tungkol sa election. Yan ay isang example ng tawag doon. Kasakiman guys. Yung mga iba gustong manungkulan. Kahit wala naman silang karapatan or sila ay may mga hangarin na iba. Lonely is the night. Thank you.
Ingat sa bakwit. Mga nagbabakwit dyan sa Mindanao, guys. Ingat kayong lahat. Ang hirap naman ng sitwasyon na ganyan. Sa bagay, guys, naranasan din namin ng mga bata kami ang nagbakwit na ganyan dahil sa peace and order sa amin noon. Ilang taon na nakikibahay kami, guys. Tapos, wala pang namatay pang tatay namin noon, yun. So much suffering, sa totoo lang. Nandyan pa yung time na light-lighting ka ng mga sarili mong kamag-anak, guys. Na ang lola sa pag-plancha, graduate na tayo, guys. At last. Inom din tayo ng tubig. Ayan. Ayan. Tapos. Sure na, Steve. Thank you for coming. At tayo ay magsasarado na. Maraming maraming salamat, guys, sa inyong pagpunta sa aking yaw-yawan dito sa aking bahay. So, maraming maraming salamat, guys. At ingat kayong lahat kung saan man kayo panig ng mundo naroon. Thank you very much. At ingat-ingat lagi. Lalong-lalo na yung mga nagbabakwit dyan, guys, sa part ng Mindanao. Ingat kayong lahat. Thank you very much. And Merry Christmas, guys.